Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa isa na namang episode ng Bulatlatan. Ang Bulatlatan ay isang weekly podcast ng Bulatlat, isang online alternative news dito sa Pilipinas. At kasabi ko nga, kada linggo sinusubukan nating magpalalim sa mga issues na kinakaharap ng ating taong bayan. At gayon din makapag-promote tayo ng media literacy sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic na napakahalaga ng impormasyon. So, nitong nakaraang linggo, nag-celebrate ng anibersaryo ang Gabriela Women's Party. Kaya naman, minabuti namin na katulad noong nakaraan na nagkaroon tayo ng special na series, no, serye ng mga podcast para sa anibersaryo ng karapatan, minabuti namin na i-feature din natin ang Gabriela Women's Party. At kamusta na ba sila? Ano na ba ang mga palisiya? Ano na ba yung mga policy changes na kanilang in-advocate? Ano yung mga kanilang mga kinaharap na mga issues na sa loob ng mga taon at paano nila ito kinaharap na mabuti nating ma-discuss upang mahalawa ng ating ng maraming tao ng mga aral at gayon din syempre para makita natin kung ano ba yung boses na kanilang nire-represent ngayon sa halls ng batasang pambansa. So, syempre dahil ito ay anniversary special ng Gabriela Women's Party, umpisahan natin ito sa history, no? At syempre, pag sinabi mong Gabriela Women's Party, parang wala yatang pangalan na pwede kang maisip, na pwede mong, wala talaga, wala kang pangalan na ibang maiisip. Pag sinabi mong Gabriela Women's Party, ang pangalan niya po ang isa sa mga una nating maaalala. Kaya naman po, naku, mukhang nakikiisa po siya sa red lipstick campaign. Actually, pareho kami nakikiisa sa red lipstick campaign. At narito po, former Gabriela Women's Party representative and now, of course, with ILPS, tinatawagan po natin si Ma'am Liza Maza. Hi, Ma'am Liza. Or hello, LM Jack. Para sa aming oh mga... Oh my God! Para sa aming mga fans. Si LM nandiyan na. Magsasalita na si LM. Makinig na tayo. Magandang araw, Ja, at magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng inyong Bulatlatan podcast. Ma'am Liza, you've always been parang a voice talaga of yung nire-representing, you've always been a voice of na laging naghahanap ng pagbabago, laging kumikwestiyon, no? And I think para sa amin na mga bata, mga batang mga mamamahayag, we always look forward to interviewing you kasi nakita namin over the years how consistent you've been sa mga issues na kinakaharap. And para sa amin, napakahalaga yon sa isang news source na very consistent on their stand. Hindi yung kung sino yung nakaupo, magbabago, hindi ba? Yung very particular po talaga kayo sa inyong stand on issues. Kaya, nung pinag-iisipan namin tong podcast na to, hindi naman sa ano, talagang yung Liza Maza yung aming unang-unang inisip at pinurso. Kaya maraming salamat po sa pagpaunlak po sa Bulatlat. Ayan. Maraming so, salamat. Syempre, nung nabuo po yung guwapa, no, kung tawagin po natin sa ating circle, 2001 po ito 2000. Nabuo. 2000, okay. Mm-hmm. So, fresh na fresh din po ito, no, itong mga panahon na ito dahil yung hype, no, nung ousting ni Estrada, parang na-remind tayo na, uy, oo nga, meron pala tayong ganitong kapangyarihan bilang mamamayan. No? Kapag nagkaisa pala tayo, may ganitong change na kaya nating ipanalo. May ganitong laban na kaya nating ipanalo. Tapos, ayun na nga, sumalid na po ang guwapa sa parliament struggle, no? So noong sumabak po kayo, at first you were with BM, tama po ba? Oo, tama yan. Ayan muna. Oo, yes. We were with so BM. Noong sumabak po kayo doon sa struggle sa parliament struggle, ano po yung syempre activist days po ng martial law, no? Liza Maza na po yan, no? So noong pumasok po kayo sa larangan ng parliament struggle, ano po yung parang medyo nag ganito pala yon. Ano yung parang medyo na nagulat kayo or ano yung mga adjustments po ninyo? Well, of course, ang isa dyan, actually yung adjustments, medyo yung sa panlabas lang eh, yung forma lang. Like of course, salip na naka-jeans ka at saka naka-t-shirt. You go to Congress, so syempre dapat magbihis ka ng konti, di ba? So, but then, yung content ng advocacy mo, pareho naman.
no, nung nasa wala ako sa Congress at nandiyan ako sa Congress, pareho rin ang alam ko na dapat kong ina-advocate sa loob ng Congress, 'di ba, yung issues ng mga kababaihan, lalo na yung mga mahihirap na kababaihan. Ngayon, interesting kasi yung ano eh, yung pagsisimula namin. Kasi yung Gabriela Women's Party, actually, ang Gabriela Women's Party ang nagtayo talaga niyan, yung mga kababaihan ng Gabriela, Women's Alliance, di ba? And you are correct, yung coming in from the anti-Arab struggle, talagang very active ang Gabriela Women's Coalition doon. Talagang we are at the forefront of that struggle, di ba? At saka, sa totoo lang, ito, magandang istorya ito eh. At saka very relevant ngayon, ano doon sa mga red tagging. Kasi, noong anti-Arab struggle, we had the women for WOMEN, women against Arab, no, women's movement against Arab. So we were able to gather about 10,000 women na nagmarcha at nagprotesta doon sa Makati, at doon nagsalita si Gloria Macapagal Arroyo, who was the vice president at that time. Hindi siya nagsasalita sa iba pang mga mobilizations, no, anti-Arab. Doon lang siya nagsalita. And you should wonder why, di ba? Hindi mo alam at hindi alam ng marami. Si Gloria Macapagal Arroyo ay member ng Women for the Ouster of Marcos and Boycott, na isa sa mga organisasyon na nagtayo ng Gabriela. No? So in effect, she was Gabriela. No? And take note, Gabriela, was, the women, baka mali ko sila, Gabriela, the women's group. Coalition. Oo, the women's coalition. So baka may magtaka yung iba. Ah, ganun pala. Kaya mali ito sinasabi ni Parlada na lahat ng Gabriela naging komunista, no? Itong isa naging presidente. Anyway. Ang saray niyo po pala. Yes. So, going back to the story. So, talagang ang dami naming namamobilize at talagang nakita naman yung track record din ng Gabriela Women's Coalition sa pagbandera ng mga at pakikipaglaban sa interes ng mga kababaihan. Kaya I was at that time also confident. Pinayo ang Gabriela Women's Party 2000 eh. Pero hindi muna kami tumakbo. Pero okay, I was confident we're going to have, you know, at least one seat. Or we can get a maximum of 3, di ba? Sa tiwala ko na may following talaga, electoral following din ang Gabriela Women's Party, but others prevailed, no? At nag-agree na rin ako kasi first time na magjo-join sa electoral struggle, so we joined forces, no? I remember ka Bell was representing the workers. He was coming from KMU, ako sa Gabriela, and then si Casatur, who is, you know, we all know Casatur. So sabi namin, sige, mag-join forces tayo para sa bayan muna. So kaya hindi muna tumakbo ang Gabriela Women's Party, the next elections na siya tumakbo. So malinaw naman sa amin at the time bakit kailangan ng women's political party sa Kongreso, no? Lalo na kami, alam naman namin yung dala-dala namin na advokasya, na hindi lang kami pinaglalaban yung equal rights ng babae at lalaki, pero lahat na ng issue ng mga kababaihan at yung interest nila, no? So ito yung mga issues ng mga mahihirap nating mga magsasakang kababaihan, yung mga manggagawa, no, yung mga urban poor women. So lahat 'yan dala ng Gabriela Women's Party. And of course, yung usapin ng ano ng dapat kinikilala ang pagkakapantay ng babae at lalaki. Nabanggit niyo po kanina na member po ng Gabriela, in essence member ng Gabriela itong si dating president Gloria Macapagal Arroyo. So, syempre hindi lang naman Gabriela yung women's group, ano, maraming mga traditional na mga women's group, maraming mga feminist groups, no, sa Pilipinas din. Pero ano po yung paano niyo define nung panahon na binubuo yung GWAPA ng Gabriela Women's Party? Paano niyo define yung klase ng boses ng babae na gusto niyong i-represent sa batasan, sa HOR, sa House of Representatives. Oo. So bilang ano kasi, bilang partido na boses ng mga kababaihan, we have to reflect yung unang-una yung mayor na ng kababaihan sa Pilipinas.
pag sinabi natin mayorya ng kababaihan sa Pilipinas, edi ito yung mga ano, yung mga magsasaka, 'di ba, na kababaihan, edi yung mga rural women, andiyan kasama na rin yung indigenous women, andiyan ang mga kababaihang manggagawa, yung mga urban poor. Ito ang mayorya ng women eh. So, hindi pwedeng hindi mo i-take on yung kanilang mga economic interest, 'di ba? Yung kanilang halimbawa kawalan ng bahay, no, for urban poor, yung mga utilities, basic utilities, yung mga manggagawa, ang liit ng sahod, 'di ba? Yung mga benepisyo nila wala. At lalo na yung mga magsasaka, walang lupa at saka hindi recognized yung mga kababaihan bilang mga manggagawa rin. Kasi usually, di ba, pag sinabing magsasaka, kahit yung image, di ba, lalaki yon. Lalaki yung nagtatanim. Pero actually, ang dami mga kababaihan magsasaka rin. So, yan yung aming, ano, yan yung malinaw sa amin na dapat naming dalhin yung kanilang mga interest. Plus, syempre, dagdag dyan yung mga interest din ng mga kababaihan. Kasi, lalo na sa usapin ng legislation, kailangan talaga yung legislative reforms, no? Kasi hindi pa rin kinikilala, meron pa rin tayong mga dipantay na batas, no, na kung saan nadidisbentahe pa rin yung mga kababaihan. Kaya kailangan na i-equalize yun. No? Kaya nga after that, remember after 2004, merong mga landmark legislations on women, di ba? Yung Anti-Trafficking in Persons Act, yung Anti-Violence Against Women and Children Law, yung Magna Carta of Women, and we are proud that yung Gabriela Women's Party was there and was pushing that together with other women, no? Broad ang support talaga nito doon sa coming from the feminist movement, no? At natutuwa naman ako na nagkaroon ng unity yung mga kababaihan na sa malawak na hanay nito na itaguyod tong mga batas na ito. So halimbawa po, gusto mag-member. Ito tayo sa mga intriga question. Okay, na mag-proceed sa ano. So halimbawa po, si MMDA spokesperson, ano, si Lynn Pialogo, gusto mag-member ng Gabriela Women's Party. Or Gabriela, ano po yung masasabi niyo po sa kanya? Kasi kasi may parang misconception na parang... Sa palagay ko, di ba may member yan ang Gabriela? Kasi in the first place, di ba? De, pero kasi may misconception na parang, oh, pag babae, ano agad? Alam mo yan, okay. Nag-e-embody agad ng, tawag doon, ng women's rights na, okay, na ina-advance niya agad yung kagalingan ng kanyang kapwa babae. So, noong panahon na virtual member ninyo ay naging presidente po, hindi naman na nahimik yung guwapo. Yes. Diba? Exactly. Yung panahon na presidente ay isang babae, ay hindi po kayo nanahimik. At in fact, oo, isa nga kayo sa mga number one. Kaya hello, batasan 5, hindi ba? Yes. So, paano po yun? Paano po yung, paano po nyo differentiate yung ganoong pong pagtingin sa gender? Yeah. And yeah. Actually, malinaw naman sa amin na yung advokasya para sa pagkakambanday ng babae at lalaki ay isang batayang advokasya, no? So siyempre gusto natin equality lahat ng pagtingin kasama ng pagtingin sa ilalim ng batas dapat pantay, no? Pero hindi ibig sabihin nito ay mawawala na yung ano, yung oppression at saka exploitation at saka discrimination ng mga kababaihan. Kasi kung makikita natin sa karanasan mismo natin, you are correct, no? Na kahit naglukluk ng babae, pero hindi necessarily na pag naglukluk tayo o ng presidenteng babae, ay talagang pro-women siya, no? Sa kasamaang palad, ang kanyang daladala ay yung kanyang class interest, yung interest ng kanyang pamilya, interest ng kanyang angkan, interest ng uring kanyang pinagmulan. Kaya at the end of the day, importante na kaninong interest bang pagsisilbihan mo, babae ka man o lalaki, no? So hindi tayo dapat ano, dapat mabulag na porke may babae diyan, all is fair, 'di ba? Kailangan pa rin nating tingnan ano ba ang daladala niya, para kanino ba siya. At sinasabi nga namin, dahil karamihan sa ating mga
kababaihan dito sa Pilipinas ay mga mahihirap, dapat makamahirap ang babae na to na nandyan at nasa posisyon ng kapangyarihan, no? At dapat din makabayan siya, no? Kasi malinaw ang posisyon ng Gabriela tungkol sa pangangailangan ng mga makabayan na leaders at pangangalaga ng ating kasarinlan. At ganun din, kailangan na ano siya, of course, pro-women, pro-people, no? So hindi lang sa babaeng mahirap, dapat sa lahat, di ba? Sa lahat ng, kahit doon sa lalaki na mahirap, dapat daladala rin niya yung interest nito. At hindi dapat, hindi kasi ito, ano eh, separate, di ba? Yung pagiging babae mo at pagiging, halimbawa, magsasaka, hindi naman niya nahihiwalay eh. Di ba? Hindi naman yan, oh, babae ka muna ngayon. Tapos sa pagtalikod mo, magsasaka. Bukas ka na maging magsasaka. Oo, hindi ganon, hindi ganon. Kaya malinaw na malinaw yan sa Gabriela. That's why also we have been consistent all through the years because we know where we stand in relation to women's issues, yung kahingian ng mga kababayan, at ano ang solusyon para matanggal natin yung pang-api at saka pagsasamantala sa kababayan. Noong nag-uumpisa po kayo, syempre, noong panahon na hindi pa ganun katunog na merong isang babaeng lawmaker na talagang lalaban para sa karapatan ng mamamayan, lalo na yung mga kababaihan. Ano po yung mga misconception or mga false narratives na madalas ninyong na-encounter at paano nyo siya na-de-debunk? Halimbawa, kasi nung time talaga, syempre yung reproductive health bill, no? Nung talagang pinupursue yan ng guwapa, sasabihin, itong guwapa na to, pro-abortion. O kaya naman po, yung divorce bill, anti-marriage, itong ano na to, Gabriela Women's Party. May anti-Christ pa nga, no? So, mga erehe, mga ganun, di ba? Yeah. So, ano po yung mga pinakamahihirap na mga false narratives or kaya ay mga misconceptions sa guwapa na nung nag-uumpisa po kayo ay talagang nahirapan kayong bakahin or i-debunk? Alam mo, sa kauna-unahan na kailangan i-debunk kung nasa kongreso ako, yung ano mo, yung presensya mo. No? Kaya yung presensya. Kasi noong unang-una pala ako umupo sa mga committee meetings, ang tawag sa akin, congressman. So, Congressman Liza. So, that's why, ang una ko na itinal na resolution sa Congress ay ang paggamit ng gender fair language. No? That was when I was still with Bayan Muna. And actually, that was the first resolution of Bayan Muna that was passed by Congress. No? For Congress to use gender fair language. Eh, kasi kung invisible ka, di ba? Paano titingnan nung paano nila ikaw pakikinggan? So you have to, you know, to make your presence felt. And language is very important. So isa 'yan. And then of course nandiyan yung why are you talking? I remember one privilege speech na I was talking about, I think, violence against women, ano, may mga kasong ganun. So I was talking about that. Tapos pagkatapos ko magsalita, sabi na yung mga lalaki, ay, nung pinapakinggan ko nga ikaw eh, parang hindi ako naniniwala kasi si Liza, magiging biktima ng violence against women. So, sa tapang mong yan. So parang, you know, for all your scientific thinking dapat, nagiging bigla silang ano, diba, talking about Liza Maza. Na matapang, no? Na hindi nila iisipin na I was representing yung mga kababaihan na nagiging biktima ng karahasan, di ba? Ng karahasan ng mga kalalakihan, karahasan ng Estado. At hindi mo pwedeng i-negate yung sinasabi ko because I'm a strong woman, di ba? So yun, isa yun. And then of course, yung nakakatawa nga kasi yung folly, ano, na ng pagka merong mga issues katulad ng poverty, sasabihin nila, oh, give us the facts. Ilan ba talaga yung mahirap and ano? Kailangan scientific yan kasi sabihin nyo, madaming mahihirap. Bigyan nyo kami ng data. Pagka sinabi mo na, maraming kababaihan ang binubogbog, sasabihin nila,
bigla silang nagiging empirical. Sasabihin nila, ay, yung aking kapitbahay na lalaki, binugbog ng babae. Biglang ganun nila i-debunk yung argument mo, no? Nakakatawa. But anyway, alam naman natin kung gaano rin. Meron pa kasi sabi, bakit women's rights na kang pinag-uusapan? Oh, but hindi. Men's rights. Yung, yes. Diba? Yes. But I think in relation to that, we've gone a long way, no? Alam naman natin na yung pambubugbog, for example, violence against women is already now a crime. No? Whereas before, nung wala pa yung batas, hindi yan tinitingnan ng isang krimen. Diba? Yan ay isang bagay na pag-usapan nyo lang mag-asawa. Pero with the law, ay nakita. Well, I think ang isang positibo with this kind of laws, no? Kasi kailangan din naman natin ng reforma sa batas. And I think what is positive there is that we are able to establish the standard, no, on how women should be treated by society. So yun yung nagiging isang tulong ng batas. Pero syempre iba pang usapin kung halimbawa nabugbog ka, mahirap ka na babae, makakuha ka ba ng hustisya o na-rape ka ng isang mayor, will you get justice, no? So ibang usapin yan. Then we have to go to our justice system, which is always biased against the poor, di ba? So, marami kang dapat baguhin kung gusto mo talaga na maging meaningful ang lipunan, no? Kaugnay ng pagkakapantay ng babae. At mas mahirap pa kung papasukan mo na yan ng economic demands ng mga kababaihan, di ba? Like for example, yung contractualization. Nung nasa Congress ako, isa yan sa final ko din bilang Gabriela Women's Party, yung kaugnay ng contractualization. Pero hanggang ngayon, di ba, talagang ang hirap maipasa, pati yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Kahit na yan ay election promise, hindi po yes, ba yes, yes. Ending of contractualization. Yes. Isa sa mga binandera po talaga noong 2016, noong presidential campaign. Yes. Malayo pa. But then, of course, in relation, well, of course, itong divorce, Gabriela also filed that in 2005, diba? At after ko, nirefile naman nirefile ng ating mga representante sa Kongreso ng Gabriela Women's Party, yung original na final natin noong 2005. At ang hirap pa rin, ipasa. Kahit, I think morally, wala nang problema doon. Dahil ang dami talagang gusto na magkaroon na ng diborsyo dito sa ating bansa. Pero I just don't understand why they're still afraid of it. But anyhow, I think if women push enough, I think we will be able to advance that proposed legislation. And kaakibat lagi ng Gabriela, and until now, nabanggit nyo nga kanina yung tuloy-tuloy na red tagging for all these accomplishments, for all this yung awareness awareness raising na ginagawa ng Guwapa, kaakibat palagi yung red tagging. And nagumpisa ito panahon pa na babae mismo yung nakaupong presidente, at hanggang ngayon, no, tuloy-tuloy pa rin. Bakit sa tingin nyo very particular sa Gabriela Women's Party and Gabriela yung red tagging? Madalas talaga hindi yan ang dalawang organization na hindi binibitawan ng red tagging. Well, of course, because we have been effective, no? We have been effective in our advocacy, in our organizing of women. We have been effective in our role doon sa Congress, sa pagsasaboses ng mga kababaihan at pag-achieve ng mga reforms, no? Even in that arena of legislation. Kaya siguro yung mga nasasaling namin, like ilan na ba yung aming kinondak, initiate din ng mga investigation kaugnay ng corruption, yung mga pag-uabuso ng militar at pulis, yung ating mga economic problems, no? Yung mga pag-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. At marami na rin small and big victories na nagawa na natin, no? Kaya siguro takot yung mga nasa kapangyarihan. Kaya ang gusto kasi nila tanggal ng representasyon ang mga kababaihan.
yung mga pro-poor, kasi hindi lang naman ito yung Gabriela, pati yung Makabayan Block as a whole, no, na gusto talaga nila tanggalin sa Kongreso para mawala ng representation of voices, yung mga mahihirap, mga makabayan, mga kababaihan, at saka representante ng iba't iba pang sektor na matagal na walang boses sa Kongreso na yan. Kaya gusto sila, kumbaga, wow, they are, sabi nga yung atat na atat sila, natanggalin kami sa ano, no, sa Congress. Kasi nagsimula pa yan, remember the Batasan 6? Yung panahon ni GMA na nagsampa sila ng mga gawa-gawang kaso laban sa amin. And they also produced false witnesses, ha? Like what they are doing today. Yung mga sinasabi lagi ni Parlade na ay meron kaming mga ano, yung mga witnesses, meron din silang patunay, etc. Nako, proven na yan in the past. Yung mga witnesses nila are false. Imaginein mo na meron nag-witness sa akin na sinasabi na ako daw that certain year ako daw a member ng ano ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. And nung kinumpute ko yung edad ko at the time, I was just 13 years old. 'Di ba? It's so absurd. So nakakatawa lang. Elementary pa lang ay nagigid na ng ano. Nakakatawa sila. But anyway, it was already proven kasi na-dismiss naman yung kaso. Pinagalitan pa nga yung DOJ ng Supreme Court. Sinabi, why are you using your position, you know, to politically persecute these representatives. So I think yun ang dahilan kung bakit ginigipit nila itong mga boses ng kababaihan, kasi gusto nilang, lalo na ngayon pandemya, no, I'm sure dahil on the ground ang dami na ring nakakakita yung mga ayuda hindi naman nakakarating, di ba, yung daming yung sa PhilHealth corruption, and I'm sure marami pa yan, di ba? So takot sila doon, kaya ganito yung ginagawa nilang pagre-red tag saka pag-imbento ng kung ano-anong akusasyon sa mga guwapa, figuratively and literally. Yeah, guwapa, literally. So, pero, okay. Diba, pangatawa na, pwede bang maging member niya? Yes, agad. Pero hindi po, pero parang merong ano eh, sabi niyo nga, no, yung merong women's voice, meron din tinatawag kasing women's vote. Yung may sweep talagang nakukuha yung Gabriela Women's Party. What do you think about yung how would you describe yung sweep na natanggap din ng Gabriela nung, lalo na nung unang pagpasok niya sa eksena as a party, as a ano. Actually, paano niyo ma-describe yung ganong klase ng sweep and power, no, ng mga kababaihan pag nung finally sinabi nila ito yung women's vote. Ito yung bosses namin. Actually, I think merong misconception din dyan eh. Na ang tingin nila na ang nagdadala sa Gabriela ay yung kanyang advocacy tungkol sa women's rights. Sa as you know, ordinary people understand it. Ibig sabihin yung pagkakapantay ng babae at lalaki. But I beg to disagree. I think hindi lang yon. I think the fact that through the years we have raised all the issues of women, hindi lang yung usapin ng equality, no, sa babae at lalaki, kung hindi yung kanyang mga ni-raise na lumaban siya doon sa IBAT, lumaban siya doon sa high prices, di ba? Lumaban siya para magkaroon ng lupa yung mga magsasaka. Ang dami niyang itinaguyod issues na advocacy niya. Issues yung mga economic issues ng mga kababaihan, lalo na ng mga mahihirap. Kaya I think yung beauty ng Gabriela talaga ay the fact that ito yung sistema and we were rocking it, di ba? Ito yung sistema and these are women who are fighting the system which is exploitative and oppressive. No? Kasi why did I say that? Remember, before Gabriela, Pilipina was also there already, diba? Pilipina is a women's party then. And of course, Pilipina at the time was known as yung heavy sila doon sa equality issues, diba? Yung gender, purely gender issues. Kaya
but then afterwards, nung pumasok na ang Gabriela, no? Mas marami yung naging boto ng Gabriela. Kaya mas siya na yung ano consistently nandoon sa Congress. And I think that is because of that. We were really a voice of the majority of the Filipino women who are poor, who don't only suffer discrimination, but also suffer from economic, political, social, marginalization and discrimination. So we were able to capture that that situation of the Filipino women, and we were able to be a voice, an effective voice for the Filipino women. And ako, and regarding the women's I just want to I forgot to address the women's vote kasi ito pa rin yung misconception. Tingin ko hindi talaga posible ang women's vote kung wala kang binabago sa ating political at saka electoral arena. So yung maaring magkaroon ka ng babae doon, makaboto ka ng babae, pero again, yung babaeng binoto mo, will she carry the voice and interest of the women, majority of the women? So hindi ka makakapagluklok ng babae talaga na mahirap, no? The voice ng babaeng karalakhan ng mga kababayan Pilipino kung hindi ka nagkakaroon ng reforma sa politika mo at reforma sa eleksyon. And we know that kaya nga, 'di ba, doon sa peace talks, electoral reforms is one of the issues that has to be resolved kasi hindi ka talaga makakapaglukluk, hindi ka makakaroon ng real democracy if you don't have, you know, political and electoral reforms. And that is also true for women. Very very short lang na naalala ko lang just now, yung recent to Supreme Court decision na nabalitaan niyo po ba, yung kinikriminalize na rin yung pakikiapid or pag-iwan sa asawa if proven that it has caused ang mental anguish or sufferings dun sa babae. Ano po yung take niyo po doon sa sa ruling na to? It's a landmark ruling that will be... That is good. That is a good development. It affirmed that abandonment, you know, is a form of violence against women, di ba? At yung infidelity, no, yung psychological kasi yan eh, no, psychological violence, no, like infidelity, and then it sometimes it goes iwanan ka, di ba? Sasama na siya doon sa kanyang kaapid. So ano talaga, positibo yan. Positibo na development yan. Kaya lang, alam mo kung titingnan din natin and assess yung anti-violence against women and children law, ang conviction rate, ang baba pa rin eh. No? Kahit nandyan yung batas, may mga tools tayo or instruments na pwedeng gamitin, like the protection order. Pero ano pa rin yung conviction rate. At saka, syempre, again, kung mahirap ka na babae, medyo ang hirap sa iyo makakuha ng hustisya, no? Or ma-push mo yung karampatan na tugon doon sa problema mo pagdating sa violence against women. Ayun. So, balikan ko lang po siguro quick takeaways lang po talaga. I think yung isa sa remarkable about Gabriela and what it sets it apart from other women's groups in the Philippines is that, yun nga, tama sinabi nyo, na-capture nyo talaga yung social and economic conditions, no, na makinakaharap ng mayorya ng mga kababaihang Pilipino. And kahit sa human rights movement, no, sa Pilipinas, yung social and economic rights, hindi masyado napapag-usapan pa din. No? Although, syempre, na supposedly, ito yung pangunahin na dapat pinofulfill or yung paano mo siya sisingilin, no, doon sa gobyerno na ipulfill yung social and economic rights. At madalas, yun ang nauunang ma-violate pagkatapos pag lumaban sila para sa fulfillment ng social and economic rights. Ayun, natutuloy na nga doon sa iba pang mga graver rights abuses na mga political and
killings, mga ganun. So I think yung pag-capture nyo doon sa hinaing na ano, it makes you relatable, di ba? Yes. To it makes you relatable na parang kung ako isang mudrakels sa isang community, makaka-relate ako. Oh, yes. Doon sa panawagan ng gwapa pag sinabi niya ibabaya kuryente. Ay, alam mo, yes. Kalisa, ikwento ko lang sa inyo. One time nakatanggap yung nanay ko ng isang napakataas na bill, no? Sa Meralco. sobrang taas ng bill niya for nung summer yun, siguro. Yes. So, sabi niya, nasaan ba yung rally ng Gabriela? Sasama ako. Exactly. Kasi nakikita, you really make it very relatable. Kaya hindi malayo na alam mo 'yon, yun nga, yung mas makaka-relate compared kung very academic, very, I have nothing against those, you know, yung mga groups that, you know, very academic and all. Pero, para sa isang, sa mayorya, sabi ko nga, sa mayorya ng kababaihan na, ano, mas relatable yung Gabriela Women's Park. Yeah, and also because, since the very beginning, we've always, ano, believed that all issues are women's issues. Kaya talagang, nakikita talaga ng mga kababaihan na ito yung boses namin, no? Dito kami. At alam mo, nakakatawa pa, no? Meron din noon sa amin, ito sa Gabriela naman, wala pa yung Gabriela Women's Party, na problema nila yung kapitbahay niya, nagtatago sa kanya ng ano, ng basura. So pumunta sa amin kasi para magsumbong. So mga ganun, di ba? Because of course, they know that we will fight. Parang may kakampi talaga sila, di ba? Yeah, it is in our track record that we really fight for the interest of the women, especially the poor women. Kaya yan na yung track record namin eh. Naalala ko na kung saan ko kayo unang nakita. Nagbigay kayo ng talk sa Saints ko dati on HSA. Oh. Yes, oo. Oh yeah, that must be. Ako yung nag-guide sa'yo papunta sa table. Okay. yun pala yung unang, iisip ko kayo. Sabi ko, saan po nga ba unang nakilala si Kalisa? So ako po yung sudyante, dito po kayo uupo. Yeah. Opo. Okay. Siyempre, hindi na ako matanda. Yeah, that may be true. I believe you. Kasi HSA. Human Security Act. Because when I was with Bayan, sa hatian namin ng mga, you know, legislative concerns, nasa akin yan. I was the one following up the Human Security Act. Kaya talagang kinarir ko ang mga forum na para ilinaw. Oo. Yes. Kayo yung nag-explain sa amin why it's dangerous, ganyan, yeah. Ganyan. Saya-saya. And I also know the killer provision there. Yeah. Until now, di ba? I mean, that's why ayaw nila yung first version kasi merong killer provision. At kaya nila pinalitan. But anyway, that's another story. Lang nga. Yeah. So, nabanggit ko kanina, you're now with ILPS. Tapos, of course, the engagement with Gabriela remains. So, pag tinitingnan nyo sila from afar, ayan, no? Ano yung nakita nyong growth, no, over the years? Ano yung parang proud tita moment? Mm-hmm. Galing. Yung mga ganong moment ninyo. With that, and where do you think Gabriela will be in the next 25 years? Well, ano, ang maganda kasi tinuloy-tuloy naman ng Gabriela, yung aming rallying call noon pa man, yung babae, bata, bayan. Ito talaga yung concern ng women, yung babae, tapos yung pamilya niya. Kahit pa sabihin natin, mga ano na to, mga liberated women na ito. Pero we know that in our society, yung family is still the concern of women, and in order for us to relate to and be the voice of the women, dapat naming inaasikaso rin itong mga problema niya sa bahay at mga problema niya sa bata at syempre yung problema sa bayan, no? Kaya bata bayan hanggang ngayon yan ang dala-dala ng Gabriela Women's Party at yung pagpapalawak. So yung mga patuloy na pagpapalawak niya sa mga kababaihan, patuloy na sa boses, yung issues ng mga kababaihan, that's what we have discussed earlier. So, palagay ko patuloy itong mangyayari at patuloy na lalakas pa ang Gabriela Women's Party. No? At yung mga red tagging na yan at saka mga kung ano-anong distraction at panggigipit, no, ng militar, police at ng gobyernong ito ni Duterte ay
malalabanan at malalampasan natin yan kasi nandoon tayo sa katarungan. At syempre, nandoon tayo sa interest ng mga kababayan. And the women will be with us. I know. The women will be with us because we are with them. Because we are the voice of the women. Ako, maraming salamat po. Inspiring as ever to si Ma'am Liza. Kaya so, alam mo, totoo po talaga yun. Pag nagsasalita po talaga, ang katulad po ni Ma'am Liza Maza, nakikinig po talaga kami. Kasi marami kang mapupulot na, lesson. So, minsan, minsan may mapupulot ka rin sa kanya mga beauty tips. Ewan ko if you still remember one time sabi mo sa akin. Tapos nagka-cover ako. Tapos sabi niya lang, uy, ganda ng ano mo. Ganda ng kulay ng kukuha. Thank you po. Thank you po. Parang nahiya ka bigla. Yes. Oh my God, si Liza Maza. Napansin niyo kukuha. Malinis ba? Baka naman sinabi niya lang yun kasi wala siyang masabi sa akin. So, tingin ako, conscious ako. So, minsan may mga beauty tips ka rin makakakuha pa isa, yes, ilan-ilan. Kasi I very, very kikay. Oh, very kikay and yan. Yun, so maraming salamat po. Pati ko nabuko na dito sa podcast dito kung ano-ano nang nasasabi natin. Mabuti siguro kung magpapama na tayo. Sige, ayan po, Ma'am Liza. Maraming salamat po ulit sa pagpapa-unlock sa Bulatlatan. Again po, para sa mga nanonood po, more of our kuko and our chikahan with Ma'am Liza Maza. Kung gusto niyo pong panoorin ito ulit or mapakinggan, pwede niyo pong panoorin ito sa Facebook page at YouTube channel ng Bulatlat. Maaari din po kayong mag-subscribe sa Spotify account ng Bulatlat. So, again, ito po si Janice Ann Eliao ng Bulatlat. Manatili po tayong ligtas at panatilihin po natin ang diwang mapaglaban. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.